Good morning, guys. Welcome to another vlog. Yes, I'm still wearing a mask kasi may ubo pa rin ako. 3 days ago, yung aking last vlog, i-recap ng mga nangyari. So, diba nung Monday, may lagnat si Art. Tuesday, I think, yung last time na nag-vlog ako. Tuesday or Wednesday. So, mga 4 days na pala. Anyway, today is already a Saturday. So, after lagnat ni Art for a day, the next day, actually, nawala na yung lagnat niya. Tapos, umokay na yung, nag-start na siyang umokay yung pakiramdam niya. And then, the next day, Wednesday, ako na yung nagkaroon ng sumama na yung pakiramdam ko. So, nagkaroon ako ng ubo at sipon. Thursday, same, ubo at sipon. Tapos, nung evening, nagkaroon ako ng lagnat. Pero nawala din siya agad. So, yun lang yung, that's the only time na nagkaroon ako ng lagnat. Tapos, yun. So, Friday, just the same, ubo, yung sipon, wala na siya. And right now, Saturday, I still have cough. Yun. So, for the past 2 days, I have not been sleeping in our room. Sa kwarto ako ng mga bata natutulog. And then, si Ann and Evie, dun sila natutulog sa kwarto namin. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. So, ayun. Still trying to fully recover, hopefully soon, dahil nakakapagod ng magsuot ng mask. Ang sakit sa tenga. So, right now, I'm feeling a lot better. Although, again, inubo pa rin ako. Pero, medyo nalalabas ko na siya, yung phlegm, TMI. Thank God na umu-okay na yung pakiramdam ko. And, hopefully, walang mahawak. So, ayan, kasi nasili. Anyway, kahapon tinanggal na namin ang mga decor sa Christmas tree. So, dapat matanggal na yan today. Malagay na sa box and storage. So, ang hindi ko na lang natatanggal is yung nasa dining. Yung isa dito. So, ayun lang. Sa tingin ko, kaya ko na ulit mag-vlog today. Actually, kahapon ko pa naman gusto mag-vlog sana. Pero, tinamad lang ako. So, today, let's vlog. Right? So, anyway, yung mga decor na tinanggal namin, nandito pa sila. Pa siya nalalagay sa box. And then, ito. We'll remove this today. Ayan. Magdidilig din ako ng mga halaman today. Probably enough for two. Then you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes. Yes, it is the next day, so yesterday's attempt to vlog was not very successful, pero okay lang yun. Syempre, hindi pa normal ang mga bagay-bagay. So, I'm having my coffee, pero lalabas lang ako saglit para magpa-araw because vitamin D is very beneficial. So, magpa-araw tayo saglit. Dito lang, sa tapat ng screen. Anyway, so I'm feeling a lot better simula kahapon. Actually, ngayon, yung pagising ko, mas okay yung pakiramdam ko. Kahapon kasi nung nagising ako, medyo masakit pa yung aking lalamunan. Pero ngayon, hindi na. Although, inubo pa rin ako, pero ano na siya, maluwag na. Kumbaga, nalalabas ko na yung
phlegm. But here's the thing. Si Evie, nag-isolate na siya. So, siya na yung natulog dun sa kwarto nila. Tapos ako sa kwarto na namin ako natulog with Ark. Kasi si Omar, kailangan niya mag-isolate because feeling niya magkakasipon na siya. So, last night, medyo nagka-slight fever na siya. Pero bumalik din naman sa normal yung temperature niya last night din. And with Ark, sana medyo mawala na rin yung upo niya at hindi na rin siya magkasipon. So, anyway, I'm editing a vlog. Yung in-edit ko ngayon, or yung sa start to i-edit, is yung what's supposed to be the catch-up vid na chat time video. So, actually, matagal ko na siya na-film. I think December 7 or December 8 ko siya na-film. Hindi ko pa lang siya na-edit. I still have so many December vlogs to edit. So, medyo sumipag ako mag-vlog noong December. Pero ngayon, hindi ako masyadong masipag mag-edit. So, I need some discipline when it comes to editing because I need to catch up on editing and posting. Anyway, sana matapos ko siya agad. Probably not today because, again, medyo hindi pa normal ang mga bagay-bagay. But, we'll see. Although, again, I'm feeling 200 times better as compared to the past few days. Sana magtuloy-tuloy na rin yung paggaling ng mga kasama ko dito sa bahay. Dahil, ang hirap talaga, guys, na may sakit. I feel like the first week of January, sobrang draining talaga tong first week na to. And hindi pa siya tapos. Magsi-second week na. Just praying for peace of mind and heart despite what's happening. I know na maraming ngayon sa atin, for sure, kung meron man nanonood nito, ay maaaring kayo din you're experiencing the same or you have experienced the same the past few days. So, let's hang on. Let's hold tight. And not just hold tight sa sarili natin, but most especially to God. Kasi siya talaga yung magbibigay sa atin ng strength at times like this. And again, He is in control. He knows what's happening. And at the end of the day, His will be done. Okay? So, hey guys! Ayan, nakapag-bake na ako ng cookies. Medyo marami yung nagawa ko. Lagay natin siya dito. Dahil may langgam doon. So, ayan. Finally, nakapag-bake din ako ng successful na cookie. So, medyo matagal na since yung last time kong nakapag-bake ng successful na cookie. Kasi dati yung gamit kong oven is, ewan ko kung makikita nyo siya. Pero, ayan. Yung maliit na yan. Yan yung gamit ko. Nakakapag-bake ako ng cookies, walang problema. But, nasira kasi yan. Hindi kinaya ng power supply or something. Basta yung mga outlet dito, pag sinasaksak yan, eh, parang umuusok or whatever. So, hindi kaya yung oven. So, nasira siya. Kaya, yung ginagamit ko is itong dito sa gas range. Ngayon, ang problema dito is, every time na nagbe-bake ako ng cookie using this one, hindi siya maganda. Hindi maganda. Lagi siyang fail. Either masyado siyang flat, or hindi maganda yung pagkakaluto, may hilaw pa, parang ganun, or masyado namang sunog, ganun. So, ano nangyayari sa'yo? Tsura. Tsura mo, or pawis na pawis ka na. So, anyway, ayun na, first time, ngayon na lang ulit ako nakapag-bake ng successful na cookie. Medyo matamis lang siya. Minisip ko kung if ever, pwede ko bang bawasan yung ng sugar yung recipe or baka kasi maka-apekto dun sa magiging form ng cookie. So, hindi ko sure. Pero siguro tatry ko next time bawasan ng onti yung asukal kasi matamis siya. Mag-11 na. Hindi pa rin ako nakakapag-start mag-edit. Yes, ba't ka nakatingin sa akin? Napasarap yata tulog ni Avi sa kwarto nyo, ha? So, start na ako mag-edit in a bit, pero siguro maliligo muna ako. So, ayun lang. Okay, be right back.
Okay, so ito yung mga sinasabi ko na kailangan ayusin, mga damit ni Art na bagong laba. Tapos also here, daming nakalagay mga socks, gamot, ganyan. Tapos yun, gift sa akin ni Mommy nung nigay niya to nung New Year. Damit, so kailangan ayusin. Anyway, Art is napping, pero inuubos siya. Dahil walang mabila ng lugaw dito sa aming village ngayon, hindi ko alam po na saan na napunta lahat ng nagbebenta ng lugaw dati. Ako na lang nagluto. Ay, hindi ko sure kung ano yung lasa niya, especially for Omar, pero I did my best. Okay, so buti na lang may hindi pang malagkit rice sa baba. Nagdagdag na lang ako ng regular rice. Yan, tulog pa si Art, pero gumigising na siya. Baba, wake up na! So, magpapababa na to in a bit. Nagkakape lang ako and nag-check ng phone dahil nakapagod pala magluto ng lugaw. Dumidikit kasi yung rice dun sa pot. So, kailangan talaga mayat-maya mo siya haluin. So, di ko alam kung medyo mapait ba yung nagawa ko kasi ang dami kong ginger na nilagay. To think na 1 cup lang yung inano ko. Kamusta naman yung tuwalya doon. So, tuwalya ni Ark yan. Ibababa ko lang to dahil for sure magpapakarga ito. Tapos, siguro mag-edit ako. Hindi ko alam. Hindi ko nasa mood ba ako mag-edit today or maglalaro lang ako ng Mobile Legends. I don't know, but yeah, we'll see. Be right back.